And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Debbie's Secret File. Si Debbie na in a relationship with a guy na isang engineer na nakasakay sa barko ngayon. 6 years and counting na sila sa kanilang relationship. Pero ang kanilang relationship nga ay LDR. As in, long distance relationship. Hindi po ito yung malayong magkagusto siya sa'yo. Hindi yung ganun na kasi gusto nila yung isa't isa. Mahal nila yung isa't isa. That's why they are still working it out for 6 years and counting. Kalain niyo, nagsimula ang lahat sa swipe right. Nagkita in person. Biruin mo, 2018 naging sila, no? Tapos 2021, nung magkita talaga sila. So, ilan taon yun? 2019, 2021. 3 years bago sila nagkita. Kaya nyo ba yun, kabisyo? Yung tipong meron na kayong jowa pero hindi nyo pa nakikita ng 3 taon. In person. Parang, minsan, kung iisipin natin, parang napaka-imposible. But I guess, iba-iba talaga yung tao. Kumbaga, merong mga tao na kayang i-endure yung ganun. May taong kakayanin yung long-distance relationship na kahit hindi sila nag-meet in person, okay lang as long as na-attend nila yung needs ng isa't isa. Parang ganun. Pero may iba kasi hindi kaya yung LDR. Ako aminado, hindi ko kaya LDR. Parang feeling ko, makipag-iwalay na lang ako, ganun. Feeling ko lang, kasi I'm clingy. Charot, may darot. Anyway, so pakinggan niyo po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Distance is not a problem for those who love each other as long as the trust, communication, loyalty, and faithfulness are there. Surely, the love will remain forever. Pag matibay ang pundasyon ng inyong relasyon, merong patutunguhan na maganda, matiwasay, at payapa ang inyong relasyon. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo ni si Joy Pineda Javier Belen. Ako, based on my experience, naniniwala ako sa LDR. After meet up, kasal namin. Tiwala lang sa isa't isa. And besides, video call araw-araw. Oh, talaga ba? Kailangan magtiwala lang at kailangan may communication lang. Para saan pa yung cellphone kung hindi naman gagamitin sa video call, diba? Kumbaga, kaya nga na imbento ang teknolohiya kasi hindi na natin kinakailangan pang magsulat. Magpadala ng love letter. Ngayon, email lang sapat. No, yung iba nga eh, sa nakikipag-break, Telegram. Kaya Facebook, ganun. So, gamitin natin ito para maipadama palalo yung pagmamahal natin sa taong mahal natin. Anyway, eto naman sabi ni Tita Babes. Kung talagang silang itinadhana, magtatagal sila. Wishing you all the best. Ito naman sabi ni Richard Domingo. Wala silang forever. Grabe naman yung walang forever. Sabi ni Maricel Espiritu, basta po laging magkausap, okay lang ang LDR. Lalo at mahal ninyo ang isa't isa. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file, katulad na lang ni Bicoy Bagayan. Mahirap ang LDR, umpisa lang. Sa umpisa lang, mahirap talaga pero kakayanin dahil iba pa rin yung physical na magkasama kayo. Sa umpisa lang daw kakayanin pero sa pagtumagal na hindi nakakayanin, ganun ba 'yun? Para sa akin naman, ang LDR nagwo-work kung meron kayong goal. Pag wala kayong goal, feeling ko hindi siya mag-work.
So, dapat klaro sa inyong dalawa kung ano ba yung gusto nyong kahantungan ng inyong relasyon. So, for example, gusto nyo by 2031 maikasal na kayo. Yung ganun ba? So, planning your lives together is a good thing. Pero, kung hindi, parang ang hirap. Parang wala kang mapanghawakan. Parang sa kilig, di ba? Parang nagjowa ka ng cellphone, ganun. May ganun, may parang nagjowa ka ng cellphone. Hindi, pero sa iba talaga, nandun yung feeling of in love, nandun yung feeling of taken care of. Alam mo yun, and walang masama sa ganun. As long as you work it out. So, para sa'yo, secret file sender, thank you for sharing your story. Nakaka-inspire ito para sa mga nasa LDR. Alam nyo ba na meron akong best friend na isa sa mga best friends ko actually, LDR sila nung kanyang asawa na ngayon. And I asked her, paano nyo nakaya? Then sabi lang, tiwala sa isa't isa. At huwag kalilimutan na ilagay ang Panginoon sa sentro ng inyong relasyon. Bukod pa ron, yung communication napakalaga. Pero kasi nagbabarko yung asawa niya. So, minsan sa barko, napakamahal daw ng pagpapaload para lang makapag-communicate ka outside of the barko. So, talagang gagastosan daw yun. Pero, di bale ng gumastos kahit papano, basta masabi lang sa taong mahal mo na huwag kang mag-alala, okay lang ako. Kasi syempre yung naiwan mo sa Pilipinas, parang mag-worry ka rin. Diba? Parang nag-worry din pabalik. Kumbaga, ano siya eh, vice versa. Na yung isa nag-worry para sa isa, yung isa naman nag-worry para sa isa. Pag hindi kayo nag-worry para sa isa't isa, ay, grabe naman yun. Nasa relasyon ka pa. Yung tipong, syempre kailangan mo ng update kung okay lang ba siya, humihinga pa ba siya. Malay mo, di ba, tumalon na ng barko. Yung mga ganun ba? Iba kasi yung lungkot. Pag nasa ibang lugar ka, tapos wala ka pang mga kamag-anak na kasama, hindi mo pa kasama yung taong mahal mo. Tapos, ibang aspeto din kapag nagsimula kayo sa LDR. So, sabi nila, mas madali daw yung adjustments kapag LDR na kayo nag-start. Pero kapag talagang physically nagkakasama kayo from time to time, tapos mag-jowa kayo, tapos biglang nag-LDR kayo, doon madalas hindi nag-work yung relationship eh. Kasi ang laki ng adjustment na gagawin. Kasi nakasanayan mo nga na, oh, lagi kayong magkasama, ganyan. Tapos biglang hindi kayo magiging magkasama. But again, depende pa rin siya sa tao at depende pa rin siya sa goal ng inyong relasyon na pinagkasunduan ninyo. So I think, yes, relationship can be a thing during a difficult time na LDR kayo, yes. Pero syempre, nandun pa rin yung tiwala, communication, respeto sa isa't isa at pagmamahal para sa isa't isa para mag-work ito. So, yun lang naman kabisyo. Wala na akong masasabi pa. Ayoko na talaga ng LDR. Yun lang. And, oo daw, nag-work din yung anong tawag dito? Yung, wait lang, may bisita po kami from Unilab. Ayan, sabi nila, pwede na pumasok. Sige, pumasok po kayo dito. Ayan. I wanna see... Sige ma'am, pumasok po kayo, Miss Evelyn. Ayan, pumasok lang po kayo. Ayan, kahit on air po ako, babatiin ko rin kayo on air na bumisita kayo ngayon dito sa amin. So we have here guests from... Isigaw niyo po! Yes, I love it. So nandito po sila ngayon na ang mga love na love namin, mga taga Unilab. Ayan. So thank you so much po for coming. And yes guys, if you wanna share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. So this is Debbie's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!